Sa video na to, malalaman po natin ang pahayag ni Coach Chot Reyes regarding po sa pagpasok ni Jordan Clarkson dito po sa Gilas, Pilipinas. And at the same time, nagbigay din po ang kampo ni Jordan Clarkson ng kanilang pahayag tungkol po sa issue na yan. So pag-uusapan po natin yan. Huwag nyo rin palagpasin ang ilan sa ating mga kababayan nagbigay po ng kanilang mga opinyon. Pero bago yan, ang video na to ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang number one betting site, local and international. Kaya para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayoff upang makakuha ka ng up to 7,000 bonus credit points sa inyong first deposit. Legit, safe at madaling gamitin para sa mga mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya good luck sa inyong lahat at tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Pero unahin po natin ang pagsigip ni SBP President Al Panlilio sa usapin tungkol sa Gilas, Pilipinas at kay Clarkson. Ito po ang breaking news ni Sir Homer Sison na nakaangkla po yan sa kanyang official Twitter account kahapon. Maglalaro si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas bilang naturalized player nito para sa 2023 FIBA World Cup. Napuputol sa espekulasyon sa posibilidad na si Justin Brownlee ang pumalit sa slot. Anim na walang katiyakang araw nakalipas, ang team ni Clarkson at ang coaching staff ay halos nahinto kung saan nalagay sa panganib ang kasunduan hanggang sa ayusin ni SBP President Al Panlilio ang lahat-lahat. Ang sinasabi po dito ni Sir Homer Sison, sinave ni SBP President Al Panlilio ang usapin tungkol dito kay Jordan Clarkson at sa Gilas, Pilipinas. Ano man siguro yung naging gusot, ano man yung hindi pinagkasunduan before, naayos po yan ni SBP President Al Panlilio. And the rest is history. Eto na nga po yan. Pasok na nga po si Jordan Clarkson dito sa Gilas, Pilipinas bilang naturalized player po natin. Kinumpirma din po ang balitang yan ni Nadine Quinito Henson sa kanyang official Twitter account. Ito po ang kanyang sinabi. Final na si Jordan Clarkson na maglalaro para sa Gilas bilang naturalized player sa FIBA World Cup. Si Justin Brownlee naman ay maglalaro para sa Gilas sa Asian Games. Pinakamahusay na desisyon para sa Gilas laban Pilipinas. Kumpirmado po si Justin Brownlee dito po sa Asian Games. Well, ito si Jordan Clarkson bilang naturalized po natin kasi ang daming nag-aangad talaga na si Justin Brownlee yung makapasok. Pero unfortunately, hindi po ganun nangyayari. Si JC po talaga ang akma para dito sa Gilas, Pilipinas. At yan po yung nakikita ng SBP at ng coaching staff. Bukod kay Nadine Quinito Henson at Homer Sison, kinumpirma rin po halos ni Jordan Clarkson ang balita sa kanyang official FB page. Ito po ang kanyang official FB page na nagsasabi na always ready to cheer for daddy. Let's get it 2023 FIBA World Cup. Isang picture ng kanyang anak ang nakalagay po dyan sa kanyang official social media or Facebook page. At dahil kumpirmado na si Jordan Clarkson na nga po ang lalaro sa Gilas, Pilipinas bilang naturalized player, darating ba kagad si Jordan dito sa Pilipinas para magsanay? Ito po ang pahayag ng Manila Bulletin. Si Clarkson na nauna nang nag-commit sa Gilas noong nakaraang taon na magte-training sa kupunan ng at least 6 na linggo ay hindi makakasama ng Gilas hanggang August 6, petsa na magbibigay sa kanya ng 3 linggo lamang para masanay sa laro at ma-establish ang chemistry sa mga kasama or dito sa kupunan ng Gilas, Pilipinas. August 6 po hanggang August 6. Meaning, hindi po siya makakasama ng Gilas, Pilipinas dito sa China sa kanilang packet tournament kung saan makakabakbakan po natin ang 3 kupunan. Kasama po dyan ang Senegal. Ano ang rason kung bakit hindi siya makakasama agad ng Gilas? Bakit sa August 6? Ito po ang pahayag ni Sir Homer Sison sa report po na kanyang inilabas sa spin.ph. May validong argumento naman si Coach Chot Reyes para igiit na mas magbe-benefit ng maayos ang Gilas kung magkakaroon ng mas mahabang preparation si Jordan Clarkson sa mga lokal. Of course, tama po yun. No? Magkakaroon talaga ng magandang benepisyo itong Gilas, Pilipinas kapag nag-blend na talaga yung chemistry ng kupunan kasama si Jordan Clarkson. Yun ang isa sa maganda sana. No? Pero eto nga, ang team or ang Team Clarkson ay meron ding rason kung bakit ang August 6 ay akma pa rin para magkaroon ng pagkakaisa at familiarity sa set ng Gilas, Pilipinas. So yun na nga po, yun po yung sinasabi dito ni Sir Homer Sison. Meron din po sariling rason kung bakit sa August 6 na hindi po sinabi kung ano yung totoong rason kung bakit kailangan sa August 6 talaga darating etong si Jordan Clarkson at hindi sa mga nauna ng petsa. At ang pahayag po ni SBP President Al Panlilio matapos pong plantsahin ang issue tungkol kay Jordan Clarkson. Ito po ang kanyang pahayag sa report po ng Spin. Isang magandang araw to para sa Philippine basketball.
Kasama si Jordan Clarkson, ang SBP ay umaasa ng isang competitive showing laban sa mga galing sa region. So ito po yung pahayag ni Sir Alpan Lillo na nakaangkla nga po yan sa report ng spin.ph. Kung tutuusin, masaya po sila talaga na nakasama si Jordan Clarkson bilang naturalized player po natin na sasabak dito sa Gilas Pilipinas sa World Cup. Ano ba yung masasabi ng kampo ni Jordan Clarkson tungkol sa pagtatapos ng usapin sa Gilas Pilipinas? Ito na po yung pahayag ng kampo ni Jordan Clarkson tungkol po dito sa usapin ng Gilas. Ha? Ayon po kay Sir Homer Sison sa report ng spin.ph, sinabi po ng Team Clarkson na bilang paggalang kay Ginoong Alpan Lillo at SBP, hihintayin ng Team Clarkson ang formal na anunsyo bago gumawa ng pahayag. So, ibig sabihin, wala pa silang maibibigay na pinal na rason or anumang anunsyo, pahayag regarding po sa naging negotiation regarding sa kumpirmasyon ni Jordan Clarkson dito sa Gilas, Pilipinas. So far, ito pa lang ang ibinigay ni Sir Homer Sison na ayon sa kampo ni Jordan ay bilang paggalang din po sa SBP at kay Ginoong Alpan Lillo. Ano naman ang masasabi ni Coach Chot Reyes tungkol sa kumpirmasyon ng mga kasama si JC dito sa World Cup? Ito po pahayag ni Coach Chot na nakareport po yan sa Inquirer. Sabi niya, konti na lang ang dapat alalahanin. Ngayon, kailangan naming tiyakin na ang lahat ng aming gagawin ay akma sa kung ano ang dala ni Jordan Clarkson dito sa kupunan ng Gilas, Pilipinas. So, nabawasan na po yung alalahanin ng coaching staff ng SBP base nga po sa pahayag ni Coach Chot Reyes. At ayon na rin po sa kanya, titiyakin nila na ang lahat ng ginagawa o gagawin ay akma sa madadala o daladala ni Jordan Clarkson dito sa Gilas. Ano ang hakbang ni Jordan Clarkson matapos ang kumpirmasyon? Ito po ang report na Inquirer. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Alpan Lillo sa Inquirer noong Martes na si Jordan Clarkson ay lilipad patungong China sa August 6 upang muling makasama si National Coach Chot Reyes at ang training squad. Ito po pahayag ng Inquirer, ha? Lilipad si Jordan Clarkson patungo ng China sa August 6. Ano naman ang naging reaksyon ng ating mga kabayan sa pagpasok ni Jordan Clarkson dito po sa Gilas, Pilipinas? Ito po si Rap, sabi niya, pauwiin niyo muna ng Pinas nang makapag-practice na with the team. Hindi yung darating weeks before the World Cup. Tapos, pag puro talo, sasabihin ng coach, another learning experience. Well, yun po yung kasunduan at wala na siguro tayong magagawa ron, no? Kasi 3 weeks halos, no? Yung kanyang magiging training dito sa Gilas, Pilipinas. Parang gano'n na nga po yan. Si Rise and Shine, why playing for a national team needs negotiation? Isn't it voluntary to play for the flag? Well, at sa palagay natin, no? Voluntary naman. Pero of course, iba po yung kaso ni Jordan Clarkson. Ang sinasabi po kasi dito, meron siyang management team, may mahawak na kanyang karera, meron siyang NBA career, so obviously, kailangan niya talaga ng negotiation. At hindi papayag na masigurado etong team ni Jordan Clarkson na ganun-ganun lang or yung management mismo kasi nga, inaalagaan po nila yan. Yun lang po siguro ang masasabi po natin dyan. Si JPV, sabi niya, JC is not that committed to the Philippines. He's born and raised in the US, so what do we expect? He'll come if the price is right. Being an NBA talent, he's still doing us a favor. Moving forward, I hope SBP invests more on grassroots program aimed especially to cope with modern basketball. So doon tayo, doon sa grassroots program, no? Mahirap talaga kapag walang programa. Sana magkaroon talaga ng ganung programa para at least hindi na tayo huhugot. Si Dumat, sabi niya, negotiations? If someone really wants to play, you don't have to ask, but they needed to negotiate for him to play, would be better to give the spot to JB. Unfortunately, hindi po ganun ang mangyayari. Hindi po pwedeng maibigay kasi naka-decide na po talaga ang SBP, ang coaching staff. Yung negotiation, normal po talaga yan kasi may management team si Jordan Clarkson. Si Waray Upay, ang tanong dyan ay kailan siya a-attend ng practice? 1 week before? Pagkaintindi po natin, malamang po mga 3 weeks po yan. Parang gano'n. Si Eric Gutierrez, Clarkson is a better basketball player than Brownlee. But commitment-wise and heart, I'll take Brownlee over JC this time. So, yun po yung pahayag ni Eric. Mas pipiliin niya raw si Brownlee kaysa kay JC kasi nga, parang sinasabi niya, yung commitment parang hindi satisfied ang marami nating mga kababayan. So guys, maraming salamat.